Ako si Red Babunga at ito ang aking vlog. Welcome to Ilocandia! So short man. So tayo ng leggings para just in case. Kasi kulang sa tulog, wala akong tulog since I started work yesterday. So ito na, so I didn't have sleep. Kaya naglagay ako ng leggings para protection, para hindi ako pasukan ng lamig. Kasi kulang sa tulog dahil inayos ko pa yung mga pictures sa phone. Mga ka-cheers. Parang protection na rin yun kung tayo ay magta-travel. So, usually, pag-iramdaman natin yun kung masama ba yung temperatura ng katawan mo. So, ang ginawa ko nina, uminom rin ako ng Lola Remedios. So, mga gustong, sa mga nakakaalam niya, Lola Remedios at B-Complex, same time, Liberate. So, para protection because of this 7 hours ang ating biyake from here to Vigan. So, then, so dahil madaling araw tayo babiyahe, so I put a socks there para protect na protect tayo sa lamig sa kotse. Siyempre outside is cold, so di natin alam kung can never tell na ngayon na di man may malamig, so protection din siya sa atin. So yeah, there you go. So para mag-mountain climbing ako, medyo mababa aking energy kasi medyo nabirelax ako para sa pinagahin. So okay lang may good t-shirt, pero meron akong long sleeve, pero this time mag-ana tayo, mag-tish ko na tayo, sinasabi na tayo. So yeah, I'll be back later on. Bye. So, prepare lang ng konti bago ako umalis. So, I'll prepare drinks para sa long drive. So, yeah. So, I'll make a protein shake para sa, you know, building block. Para building blocks of muscle sa kanya nila. So, 12:30 na ngayon. Nag-prepare lang ako ng something to drink along while driving along the road. So, it's a gain mass. And then put some milk, so para, you know, para lumakas-lakas tayo and pagpapawisan na ako. So yeah, after this punta tayo sa labas, then I did my things na, so pack up na ako. So ito lang yung dala ko, isang bag lang, ganun lang ako kasimple sa travel. So, syempre, dapat alam mo na yung mga dadalhin mo kung magta-travel ka. Pero, not too many, but, you know, a bit few, pero intact at nandun lahat. So, naka-sort of lahat siya. So, yeah, sige, labas tayo. Ito, nasa labas na ako. Ayan, ito yung ilaw, guys. Sobrang pawis na ako. Hello, yes, yung si... No, madilim eh, dali lang. So, andito ako ngayon sa labas ng bahay. So, yeah, let's see. So, it's 12:30 na ngayon na madaling araw. It's March 14, so I will go to Taytay sa bahay ng kapatid ko. Then, doon tayo mag-meet up para tayo. And after that, let's go to Vigan na again. So, see you there! So, yun na, nababiyahe na kami. So, yun, 12:30 na. It's shaking! It's my shaky, there you go. Ito yung aking pampalakas. Kumugaw ka. Pampalakas ko po. Para hindi ako antukin sa biyahe. Ayan, ang ating karelyebo. Ooh, hello! Hello, ka-team, cheers. Ka-team, cheers, yeah. So, mamaya ito yung pampalakas ko pag ako na magdadrive. So, Chris will drive first, going to Taytay. Then after that, ako naman papalit. So yeah, ganyan. So see you there, guys. Later on lang. Bye.
So yung mga cheers nun, dito na ako sa, dito na kami sa intersection ng Rojas and Rojas Boulevard and Heads. So marami pa rin mga tao kahit na 1:07 ng midnight. Parang 8 o'clock pa lang. Pero yan ang lagay ng traffic ko sa mga oras na ito. Kunti na lang. Cheers! So nagpagas muna kami no mga 1:11 kasi baka kulangin yung gas. Ayaw din kasi rin namin mag-stop dun sa alaming kilometer 24 pa yun sa NLEX. Marami kasi dun mag-stop over para magpagas, magpa-check ng kalilang mga tire, air. So we decided na dito na lang kami magpagas and to check our brakes, brakes tuloy ang water sa yung air. So doon kami sa, syempre sa pinakamura, syempre sobrang taas kasi ng mga ng gas ngayon. So yung nagpagkasa namin kanina is 73 pesos, so this kahit pa paano okay na rin yun. So yeah, we're still here in EDSA. So this Guadalupe ano, Mantrade. So nandito na kami sa Mantrade ngayon. So yeah, there. So maraming stopover. So ang biyahe natin is 7 hours, no? Marami tayong mga stopover, pero kaya yan. So yeah, let's continue. So yun nga, mga ka-cheers, andito na. Dito na ako, 1:46. Oh, baba na, napagod ako. Ito na kami. Okay, maglalakad. Main ang boses ko kasi marami natutulog ng mga tao. So yan, ito yung lugar namin, mga ka-cheers. Ay, nagulat ako doon sa ilo. Sensor siya. So yan, ito yung bahay namin. So it's magto 2 o'clock na, atrasado na kami. May ilaw na naman. So good luck sa amin mamaya. Ayan, dito na kami. Pero dito na ako. Mamaya na lang ulit. Bossing, paano nga ako? Pahangin nga ako. Wait lang ha, hindi ko kabisado eh. Ayun. 38, 34. Thank you. So ayun nga mga ka-cheers, no? Nandito na ako. Kasama ko yung mga ka-team nating mga cheers din. Cheers! Hello. Say hi! Hi! Cheers. So, makikita nyo may bata dito sa akin tabi. Ano kaya gagawin natin? Usually kasi hindi ako nagbibigay, no? Candy kaya? Pwede ko kaya bigay? So, may candy dito. Oo, oh, candy na. Ayoko kasi nung ano, hindi kasi ako nagbibigay ng barya sa mga bata. So, bibigyan na lang natin ng ano, ng something na makakain niya. Ayan, so wait lang natin. So, mamaya tutuloy natin yung vlog pag nasa vegan na tayo kasi masyado madali. Ito, bibigyan natin yung baguettes. Ay. Ito, sige na. Oh, snow. Aba, choosy ka, alam mo. Snow bear. Ayan, ha. Ano sasabihin mo? Hello. Thank you. O, oh, diba alam mo yung snow bear, ha? Papalaga eh. So yun nga, no, tutuloy na lang natin yung medyo mababa yung energy ko kasi syempre pagod galing work. So rekta na, walang sleep. Pero yun na na. Ayun, so mamaya na lang. Tuloy na lang natin to. Bye! Well, mga ka-cheers, nandito na tayo sa loob ng NLEX. So mapapasin nyo kanina kung napakana sa video, meron niya tawag na R5. So dalawang klase siya sa mga bago dyan. It
ito ay easy trip para sa NLEX. At itong isa naman, auto sweep para sa SLEX. So, sa mga naguguluhan dyan, para silang parang lang lang yan eh. Brand ng phone. Para silang telco. Pero dito, dalawang R5 sila. Isang easy trip at isang auto sweep. So, para di kayo maguluhan. Easy trip para sa NLEX at auto sweep para sa SLEX. So, ayan o. So, ayan ang mga ka-cheers, no? Nandito na tayo ngayon sa may Daba Bridge, sa isa sa actually longest bridge siya sa buong Pilipinas. Pero dahil naitayo na ang Cordova Mactan Bridge, siya na yung pinakamahaba na, well, depende si kategorya, suspended bridge. Ito, land-based bridge siya. Ngayon, sea-based, ito land-based bridge. So, nasa Kandabri. At nakita nyo, muulan siya kanina, maaraw. Actually, mainit ngayon dito, malamig. So, going north tayo. So, may iba-iba din ang panahon. So, last stress na ngayon. Yan, babiyahe pa rin kami. Tapos, ngayon, let's see kung sana di malakas yung ulan mamaya sa north, no? Para ma-enjoy natin yung view. Sige, later na lang. So, yun nga, mag-iingat tayo, no? Ayan, gumigidlat na. Mag-iingat tayo. So, magde-drive. Focus tayo sa daan. Yan, tips ko sa mga ka-cheers ko dyan. Siya. So, alas stress na. Ayan na, umalakas na. Ayan, look at the camera. I mean, look at the road. Kasalukuyan silang mga ka-cheers, no? Kasalukuyan silang puro nagbibideo. Nagbibideo lang so, nila. So, mahirap talaga yung ano. Maraming epal. Emotional damage! Mahirap talaga yung maraming ano. Fans. Pwede na! We'll be right back.
minutes later. Pakain, actually may pagkain kami dala. Hello. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Opo. Kasama ko yung brother and sister-in-law ko, yung anak po niya. Ayun po. Saan kayo galing? Sa Manila po, sir. Ay, okay lang. Yeah. Diyan mo tayo ng pinatik kami. Ano yan? Nag-vlog kasi po kay sir. So mga ka-cheers, no? 10:37 na ngayon ng umaga. Tapos nandito kami sa bahay ng friend ko sa may Masingal, Ilocos Sur. So dito muna kami dahil sa sobrang haba ng biyahe. At kami kumakain. Ayan, nakita nyo. Hello, say hi! Hi! Kain muna kami, tapos may ano, rest muna kami ng isang oras. Kasi para recharge yung mga phones namin. At para maka-recharge din. Tapos magmamaya pupunta kami ng vegan. Ayan. So, kain muna kami ha. So, later na lang. Bye! Ayan mga cheers! Andito na lang ngayon tayo sa Arco ng Vegan. At napapansin nyo, ito na yung pinaka-entrance. So, mula alas 2 ng madaling araw hanggang dumating tayo dito. Alas 10 ng umaga. Ayan, 8 oras tayo bumiyahe. So, finally, kahit sa sobrang haba, worth it naman yung pag-alambay natin. So, papasukin natin ang pasilyo. So, tara! Punta tayo! UNESCO World Heritage Site because of the oldest streets. It's a long street. It's a long street featured some of the oldest houses in the Philippines. So, na-preserve nila. No? So, check natin kung okay pa ba. So, fully okay pa naman siya. So, yeah, tara. So guys, napansin ko lang dito sa Vega, sa specifically dito sa Balikasolo. Itong gusaling ito, maganda dito. Pinipreserve nila katulad ito, hinarangan nila para ma-preserve nila yung gusali. So maganda to, na-preserve nila. Dati punta ko dito way back 10 years ago yata, 12 years ago. Okay pa yung mga kali. Ngayon, para napansin ko, puro yung mga lumang gusali, ginagawa nilang they converted to commercialism na like this one, no? So, itong pakita mo itong JT supermarket. Yes, dati wala yan. Tapos ito, yung mga inasal. Ayan. So, walang bayad yan, ha? So, nakakalungkot lang isipin na pagbalik ka dito, parang yung ibang building nagiging commercialized na. So dapat sana hindi mo yung mangyari, kasi yun ang pinunta ng tao, yung mga lumang bahay. Hindi yung lumang bahay ginagawa ng establishment to gain profit. So that's really alarming, pero that's a trend nowadays eh. So hopefully hindi ito masayang lahat ng mga pagkarapan. Hello! Ano yan? Dumami tayo. Hello!
So bumili tayo ng tatlong magnet. 3 for 100 siya. So tatlong disenyo na siya, no. So souvenir din sa mga gusto bumili. Ang price niya sa labas, that's 40 pesos each sa mga ka-chairs natin, no? 40 pesos each. So bumili tayo ng tatlong klaseng magnet. So souvenir siya. So dito yung mga bibili dito ng magnet, yung pamusong magnet. Ito yung bigin Iloco na napaka-pamuso dahil sa kanyang sangkap, na kanyang natatanging sangkap, no? Siyempre, sabayan mo pa naman ng sukang paumbong. Ay, sukang Ilocano yan. Sukat Ilocano. Oo. Oo yan. So, yan. Masarap yan. Tikman yung dito. Maraming beses na ako nakatingin. Kaya okay na okay to. Ito yung protection dito na pambili. Sobrang init. Sa sobrang init na araw. So, susukatin natin siya. So, ang babagay siya. So, ito eh. Tama ba yung suot ko? Baliw ko yata eh. Hindi ka siya sa akin. Paano to? Ganito ba? Hindi ka siya sa akin. Sa pambata na siya. Sa pambata na siya. Sa ilalim guys. Saan? Sa likod. Ito yata sa ilalim eh. Ito. Oo, ito kasi. Ayan. Ayun. O yan naman. Baka sila doon. Ayan, so ito maganda to, no? May ito yung one-shot, oh. Ano ko? Ah. Mortal Kombat. Ayan, o. Maganda to para po sa araw. So marami kayo mabibili dito ng mga iba't ibang mga bagay, like coin purse, sombrero, pulseras pa to, magnet, so mga delicacies sila. So ayan, nasa Charon. So nasa sa inyo na lang yung paano yung tatawarin yung tindahan. Kadami yung mga tourist na kumukuha ng lokal na sasakyan na yung nga-pretelas. Marahin dahil sa kanyang presyo na 200 per hora. So ang maximum niya ay 4 na tao. Patingin ko dahil na rin sa maxi lang yung pasilyo, kaya pwede nilang lahari mula dulo hanggang doon sa pinaka-unahan. So kaya yung iba hindi na rin kumukuha ng pretelas. So, pero ito yung pangunahing ano, panahon ng mga Kastila, ginagamit nila pang ano, pang transportasyon sa lugar na ito. So mapapasyahan natin dito lang siya. Ayun na lang yung pinakadulo. Para ligatin na. Between the streets, makikita nyo medyo modern na yun. Halimbawa, itong pagitan na to, modern na siya. Pero hindi makahaba na ito. Puro mga old houses. So, ito yung pinaka-distinction ng pasang ano, ng pasilyo. And, yeah, kahit mainit, tirikat araw, may mga tao, pero hindi mo nang kadami. Kasi mapapasyari sa kanyang tela. So, yun muna sa ngayon, yung kaganapan.
So nandito tayo ngayon sa Bigan, no? Pupuntahan natin yung ano yung gumagawa ng yung tour guide natin. May alam siya, kilala niya gumagawa ng empanada. So pupuntahan natin siya para tingnan. So, tara. So ito na. Nandito ngayon tayo sa Irish ano empanada. Tapos at dinala tayo ng ating tour guide para sa masarap na empanada. So, tara, puntahan natin. Short snack kasi guys maganda yung place niya. Isa natin pa aircon ni Mayor. So dito yung lugar kasi ito yung isa sa mga kainan dito sa Biga. So napaka-simple lang niya. Saka napaka-cool kung cozy niyo. So ito ang heart. I heart Biga. Oh, empanada. Wow, ang laki. Combo. Ah, tinan tayo man. Lima po yan, ha? Ay, hindi. Apat lang. Okay lang. Lima yung order mo. Asa lang ang ayaw niya. Oh my God, sabi ko lang tatlo. Ikaw mo lang, pai. Grabe. Si ano kasama siya. Oo. Ayan, oh. Ang galing. Ito na yung, ano, empanadang, ano, local. So, ayan. So titingnan natin kung anong content nito. Dumating na. Tingnan natin ha, mga ka-cheers ha. Ayan. So makikita natin ang laman nito ay butiki. Ay sorry, joke di pala. Ayan, makikita natin. Ate sibuyas. Ano ba ito? Itlog. Itlog. Itlog tas may konting karne ata. Oo. Along bigan longganisa daw. Tas konting gulay. Oo, kailangan natin yung timplahan ba ito? Oo, tapos isasawsaw yan sa suka. Sa sukang kurat. Sa sukang ganito na binili nila mga ka-cheers eh, no? Tingnan niyo, pakita natin. Na sukang kinurat. Kinakurat. Tingnan natin yung mga ka-cheers. Pakita mo sa ating camera. Ayan, ito yata yung suka niya. Ayan, sukang Ilocos. Ayan. Ano yan? Spice vinegar. Suka tayo Ilocano? Yes. Ayan. When? So, ito yan yan. When ngarod manong. Ayan. Nag-Ilocano ka, pe? So, ano ka ba? Chinese siya? Kanina pa siya nag-Chinese eh. Hindi. Proven siya. Hindi mo na rin. So, tingnan natin itong mga ka-cheers, no? Ayan, so mga ka-cheers, try na natin yung pamosong empanada dito na ni-sponsor natin. Thank you sa sponsor natin ha, sa empanada. Ah, mayroon palang emergency. Halo-halo ba na siya? Kaya pala ayaw nila. Wala nang gumawa. Ah, wala? Okay siya. Pang, ano, pang snack naman. Tara, kain tayo. A few inches later. Dahil special ka, may pagkakato ka pumili ng kulay. Ano ba dyan? Buko, tsokolate, o avocado na galing Bigan. Queso. Ah, queso pala. Queso, tsokolate, avocado. Ano daw? Ito na lang. Pwede halo yan. Ah, sige, halo lang po. So, nandito tayo ngayon sa ano, sorbetes de, ano, de omise. Sorbetes de omise. Pigalo ko yung Castilla sa abon. Ito yung paborito, ang pamosong paborito ng mga pato ng sila maliliit mo. So, yeah, ito special kasi walang tao, walang kalaban. Kanina daming kalaban doon. Ito special. Bilhin natin pamangkin ko yung aking cameraman. Sana. Magkano po yun, sir? 35. Ayan, o. Ako muna. Isa pa po. Ay, Santa Maria. Monsobo. Titikman na natin kung lasa. Lasang ano? Lasang 35 pesos talaga. Oo, sarap. Sulit lang eh. Ice cream kayo dyan. 35 pesos lang. Tumawa ko. 35 pesos lang. Ice cream. Bili na
35 pesos lang. Sana, finish na. 35 pesos lang. Iba't ibang klase. Bruh. May keso, buko at avocado. Matitikman nyo lang dito sa bahay ng vegan. Utang na loob, bumili na po kayo lahat. Hello! Salamat po. Vegan Cathedral Church at yung bell tower niya. So napaka maganda tong isa sa mga pinakalumang simbahan dito sa bayan ng Vegan. So ayan, pasukin natin at nakita ko nasa doon. Ito ngayon, tayo ngayon sa simbahan ng Vegan Cathedral at itong papasok natin, exclusive. Exclusive tayo guys, no? Ayan. So nandito ako way back 2010, no? At ngayon nakabalik nga ulit dito sa simbahan ng Vegan. So parang hindi totoo pero yeah, nandito ako ulit. So magdadasal tayo doon sa ating magandang naging biyahe sa daan na walang Manila papunta dito. So tara, dasal muna tayo. So narito tayo pa rin sa parte ng Plaza Burgos, kung saan makikita natin doon yung Kapitolyo ng Ilocandia Lalawigan. Sa kaliwang bahagi natin, ito ang kanilang munisipyo, kanyang city hall. Sa kanang parte naman yung ibang establishmento ng gobyerno. At ito nga sa gitna, ito yung parang kumbaga sa luneta, ito yung dancing ano fountain lights sila every night to. So mapapansin nyo dito sa likuran natin, may mga upuan. Ayan, no? So dyan yung mga spectators, yung mga manonood para makita kung ganda ng liwanag tuwing gabi sa plaza. So sa harapan naman mo, kung nakikita nyo yung simbahan na pinuntahan natin kanina, yung katedral ng Vigil. So maganda yung pagkaka-eyesize mo, nag-simbahan tayo. Tapos mula papunta dito, parang monument, parang Washington ang dating niya, mga ka-cheers, no? So may monumento sa gitna, Plaza Salcedo po yung nakalagay doon. So sa mga hindi nakakalam, no, maganda pagkaka landscaping niya. So sobrang init ngayon pa lang, ano, mga ka-cheers ngayon, no? So tirik na tirik yung mga aras mo sa mga pupunta. So make sure lang magdala kayo ng tubig, ng protective gear nyo, no? So dahil sobrang init, pero sa mga gusto talagang ma-experience tong klaseng summer escapade, so pwede naman yung embrace yung init ang araw. So kung makita nyo doon, no, may sign ng Ilocos Road. Ayan, so yeah, yun ang ano, mga kaganapan yan. So ngayon putin na tayo sa ano, museum ng Pisologo. Bukas na, no? Ayan, sarado tuloy. Ah, sarado. Bukas daw. Ay, bukas naman pala. Ano ba? Ito talaga ito. Ito taga rito eh. Ito taga rito dito. Ako dalhin yung mga vaccination card nyo. Kung hindi, umalis na kayo sa bansang ito. Oo, napaka-responsable nyo. Ay, sa tamari yung Bulacan. What? Papanala-nala po sa ano, Marawi. Pagi ano na lang po yung pangalan ko. Lahat po ay isa na lang po pangalan. Pwede po mag-take ng video sa loob? Bawal po. Bawal na po kasi kung hindi, bawas sa akin yung ano, cellphone mo. Hello! So ayun mga ka-cheers, na nandito tayo. Finally, naabutin natin yung Pisologo Museum. Ito yung ever since na gusto kong pumasok dito pero walang time. Pero ngayon may time tayong makapasok. Yun nga lang,
alas 3:13 cut-off. Nakapasok pa tayo. Yun nga lang, bawal ang video. So, sa 4 hour eyes only lang siya. Pero yun nga. So, yeah, tara, pasok tayo. And by the way, libre pala. Walang bayad yung pagpasok dito. FYI. So, sige, pasok tayo. Hello! So, yun, pupunta na. Ayun, tapos na tayo sa... Ano yan? Saan pa tayo tapos? So mga ka-cheers, tapos na tayo ngayon sa museum, Crisologo Museum. So pupunta tayo ngayon sa beach para mag-stay up late. Hopefully hindi na makain kasi makakalakad pa tayo. So yan, yeah, tingnan natin. Let's see kung anong magiging itsura ng beach na yun. Ooh. Oh my God! Dito pala tayo! Oh my God! Oh my God! Wow! Oh my God! Oh God! Wow! 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 What? Wow! What? Wow! Bruh. Nadadiretso ko na. No. So mga ka-cheers, nandito kami ngayon sa seaside ng Hawaiian Surf Beach. So ngayon, pumili muna ako ng sobrang init kasi. Pero mahangin naman siya, in fairness. Cucumber lemon, so good to for our health. And then, while waiting for the sun to calm down. And then, so, maganda dito, guys. Ito yung mga kainan, beachfront siya. So maganda yung ano niya, maganda yung pagkaka setup niya. And then ang malupit pa sa lahat, beachfront talaga siya. Literally beachfront. Tapos we're having this this kind of wood setup here. So it's like a fairy tale. Yung alam mo yung American dream na nandito yung car. There's the car naka-park. And then ito, upfront beach, and then mayroong CR na nakaabang dito. So, ano siya, common siya, pero maganda siya, very nice siya. So, pupunta, hindi, wala pa masyadong tao kasi, right now, kasi sobrang init. So, according to ate, na may nakinainin namin ng mga fishbowl, panalo yung marami, mas panalo mo yung mga, kung gusto mo lang mga pika-pika mo lang muna, while waiting for the main course, dito meron din dyan. 6:30 daw yung araw bababa. So 6:30. So ngayon pa lang 5 o'clock pa lang. So medyo mainit pa daw. Light lang mainit 'to. Pero ngayon chill muna kami. So hi my editor, hi my niece, so my sister-in-law, and then that's my brother, and that's the tour guide there. And Chris is over there. So later on while we finish up this thing, we'll go there. Bitch. We're going to bitch. Going for more. Not bitch. Yeah, well. Let's just wait. We will just wait for another couple of minutes before we go to the beach. Yeah. So, see you right, mga cheers. No? So, of course, later we will having a drink talaga. Literally, cheers talaga siya. Anyways, okay. See you later. Cheers. Cheers, no? Good evening sa inyo. Ngayon ay 7 o'clock na ng gabi at katatapos lang namin ngayon manood. Ay, mag-swimming pala. Hello! Ano yan? Ayan. Tapos ngayon, nagsisyesa na lang kami. Sana, oh. Medyo timing boss kasi solim yung lugar na to. Ayan, nakita nyo. Solim yung lugar. So, nasa beachfront kami. Ngayon yung sunrise. Hello!
Ayan, sunrise. Ayan, si Mayor, ayan. Giliagawa mo! So, chichil lang kami muna ngayon, inom-inom. Tamang relax muna bago pumunta sa aming accommodation. So, marami tayong ginawang sa araw na to. And I hope na sa next vlog natin ay mas marami pa kami maipakita sa inyo. At I hope na magustuhan nyo aking first ever vlog. And comment lang kayo kung ano yung mga nagustuhan nyo. At any suggestions at commendation or any clarification to sa mga pinakita namin sa inyo for earlier this vlog. So yun muna sa ngayon, and thanks for watching, and hope to see you again. Bye. Today we are going to Ilocos Norte, and ayun ang ating part 2. Cheers. Ako si Red Babunga at ito ang aking vlog. Welcome to Ilocandia. Thank you.